Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-in love. Dear MOR. Dear MOR, una sa lahat ay gusto ko sanang bumati na magandang tanghali sa inyo, Popoy at Bea, at sa lahat ng mga listeners ninyo. Matagal ko na napapakinggan ang Dear MOR, lalo na tuwing lunch break namin sa opisina, pero hindi ko naman inasahan na balang araw pala ay sarili ko ng kwento ang mapapakinggan ko. Ako nga pala si Arlon, nasa late 20s na rin ako, at masasabi kong kahit papaano naman ay meron na rin akong stable na financial status. Kaso, yun na nga rin ang problema. Stable lang. Steady, kumbaga. Hindi yumayaman, hindi rin umaasenso. Kung ako naman ang tatanungin, okay lang sa akin yun dahil hindi naman talaga ako naghahangad ng marangyang pamumuhay. Pero para sa pamilya ng girlfriend ko, hindi sapat yung stable lang. Gusto nila. Kung makakapangasawa man ang anak nila, eh yung may kaya talaga sa buhay. Hindi naghihirap at kayang bilhin ang anumang hilingin nila. Popoy at Bea, sadly, hindi ako yun. Kaya pakiramdam ko ay never akong magiging sapat para sa girlfriend kong si Pamela. Ano? Okay lang pa nagmamadali tsaka pa naabutan ng traffic. Please. Hello, love? Love? Nasaan ka na? Love, inabutan ako ng traffic sa EDSA eh. Pero papunta na ako dyan. Malayo ka pa? Malapit na ako, love. Kaso, yun nga lang, traffic talaga yung kalaban. Anong sabi? Malayo pa daw? Inabutan daw ng traffic pa? Ay, naku. Yan na nga ba sinasabi mo? Kotse niya, di ba? Para maihatid kayo sa airport. My God, Pamela. Within this week, nakatatlong beses na siya nagpapaayos ng lumang kotse niya. Bakit kasi hindi niya na nag-imbenta yun at bumili ng bago? Ma, hindi pa ngayon, okay? Nag-iipon pa siya ng pera. Love, pakisabi kay tita, huwag siya mag-alala. Sisiguraduhin kung pagbalik niya galing ibang bansa, may bago na akong kotse. At mahahatid ko na siya kahit saan niya gusto. Sige, love. Diretso na lang ako sa airport. Baka sakali makahabol pa ako. Okay. Ingat ka. See you. Sige, see you, love. Kasi itong kotse na ito eh. Okay lang naman kailangan, tsaka panagloko. Love, easy ka lang. Nakaabot naman si Mama sa flight niya eh. At saka nakahabol ka naman sa airport. Okay na yun. Kaso nakakahiya kay tita. Minsan na nga lang mag-request, mablay pa ako. Ay, okay na yun, love. May next time pa naman eh. Ang mahalaga naman is sinubukan mo. Dagdagan pa tuloy yung dahilan para hindi ako magustuhan ng pamilya mo. Huwag mo ngang sabihin yan. Gusto ka ng pamilya ko. Hindi lang talaga sila ganun ka-showy. Pinapagaan mo lang loob ko eh. Alam ko namang hindi sila bota sa akin. Ramdam ko kayo. Sa pakikitungo pa lang nila sa akin, pati sa mga panalait nila sa estado ng buhay ko. Halata namang ayaw nila ako para sa'yo. Love, wala namang kalait-lait sa estado ng buhay mo eh.
Nagsisikap ka naman at meron ka namang savings at mga bagay na naipundar. Para sa akin, sapat na yun. Salamat sa pampalubag, Love Love. Pasensya na. Hindi lang talaga pigilang sumama yung loob ko. Walang ano man, Love. Naiintindihan naman kita eh. Normal lang na makaramdam tayo ng mga ganyan. Thank you sa pag-intindi, Love. Uy, sa wakas, mandar din, anak nang. Wala ko, dito na tayo magpapalipas ng gabi. Yehey! Makakauwi na tayo. Ano magandang isuot? Hindi pa, kuya. Hindi ko pa nasasabi kay Arlon. Humahanap pa ako ng magandang tiyempo eh. Oo, huwag kang mag-alala. Once na ma-approve na yung visa ko, sasabihin ko kaagad sa kanya para hindi siya makatanggi. Sige. Sige, kuya. Ingat kayo dyan. Ikumusta mo na lang ako kay mama. Susunod ka sa kanila sa Canada? Love? Kanina ka pa dyan? Ang bilis mo naman yatang maligo. Ba't di mo sinabi sa akin? So, naka-apply ka na ng visa? Ano kasi, Love, eh. Pinipilit kasi ko nila, kuya. Kaya, hindi na rin ako nakatanggi. Pero ba't di mo sinabi sa akin? Sasabihin ko naman, Love. Naghahanap lang talaga ako ng magandang timing. Magandang timing? Kailan yun? Kapag approve na yung visa mo't hindi na makatanggi. Love... Akala ko ba okay ka na dito sa Pilipinas kasama ako? Wala akong sinabing ganun. Ang sabi ko, okay na ako basta kasama kita. Pero kung pwede namang sa ibang bansa tayo magkasama, why not, di ba? Love, isipin mo, magsistay lang ako dun saglit on a tourist visa, tapos maghahanap na rin ako ng trabaho, tapos kukunin na kita. Ayaw mo ba yun? Pero love, gano'n ba kahirap na sabihin mo sa akin yung plano mo? Hindi naman kita pipigilan eh, basta sabihin mo lang sa akin yung totoo. Sorry na. Hindi ko tuloy maiwasang isipin na baka kung ano-ano yung sinasabi sa'yo ng pamilya mo again sa akin, kaya kanila pinipilit sumunod dun. Love naman. Wala naman silang sinabing masama tungkol sa'yo eh. Eh ikaw, ano pa yung hindi mo sinasabi sa akin? Baka naman ang dami mo ng planong tinatago sa akin, wala akong kaalam-alam. Hindi, love, wala. Wala akong ibang itinatago sa'yo, promise. Huwag ka nang magalit sa akin. Ewan ko, love, ah. Ang sakit lang kasi na pinaglilihiman mo ako. Buti sana kung maliit na bagay lang yun. Kaso, future natin yun eh. Hindi ko tuloy alam kung maniniwala pa ako sa paliwanag mo. Hindi na ako sigurado kung kasama pa ako sa mga plano mo eh. Opo, at Bea, ever since ipinakilala ako ni Pamela sa family niya, ay palagi ko nang nararamdaman na parabang hindi ako welcome. Na parabang hindi sila natutuwa sa tuwing bumibisita ako sa bahay nila. Pakiramdam ko gagawin nila ang lahat ng makakaya nila para magkahiwalay kami ni Pamela. Nang hindi nagpapahalata. Sa totoo lang, wala namang kaso sa akin yun for as long as hindi naapektuhan ang pagsasama namin ni Pamela. Kaya lang, sa paglipas ng bawat araw ay nagkakaroon na rin yun ng epekto sa self-esteem ko. At ganun na rin sa pananampalataya ko sa relasyon namin ng girlfriend ko. Siguro marami ang makaka-relate sa sitwasyon ko ngayon. Alam nating lahat kung gaano kabigat sa pakiramdam kapag ka alam mong hindi ka welcome sa pamilya ng taong pinapangarap mong maging kabiyak araw-araw, balang araw. Popoy at Bea, hindi natuloy ang pag-a-apply ni Pamela sa ibang bansa dahil na rin sa pagtutol ko. At dahil nga doon ay nagkaroon ng dahilan ng pamilya niya na magalit sa akin. At noong umuwi ang mama niya dito sa Pilipinas, isang pangyayari ang naging mitsa para tuluyang masira ang pagsasama namin ni Pamela.
The number you have dialed is now unattended. Ba't kaya hindi sinasagot ni Pamela? Busy siguro yun. Tita, good evening po. Oh, diyan ka na pala. Ah, may dala po ang pagkain. Patong mo na lang sa lamesa. Si Pamela po. Nandun sa kwarto niya. Puntahan mo na lang. Ah, sige po. Teka, teka. Bakit po? Akin na yung dala mo. Ako na maglalagay sa kusina. Puntahan mo na si Pamela sa kwarto niya. Ah, okay po. Himala. Siya pa nagsuggest na puntahan ko si Pamela samantalang dati ayaw niyang pumupunta ako dito. Huwag mo nang katukin. Dumiretso ka na lang. Love, hindi na ako matok ha. Sabi kasi ni Tita dumiretso na raw. Tapos uuwi kang umiiyak noon. Magsusumbong ka sa mama mo. Ang galing mo kasing magpaiyak eh. Love? Love? Anong ginagawa mo rito? Sino kasama mo? Si Nathan. Kababata ako sa dati naming tinitirhan. Uy, nice meeting you bro. Tarantado, anong nice meeting yun? Anong ginagawa mo sa kwarto ni Pamela? Love, relax ka nga lang muna. Nagkukwentuhan lang kami ni Nathan. Nagkukwentuhan sa ngayon? Pero paano pag hindi ako dumating? Baka ko nung naisip yung gawin. Ganun ba talaga tingin mo sa akin? Pamela, nakahiga kayo sa kama mo habang nagkukwentuhan. Malamang yun ang iisipin ko. Ano ba nangyayari dito? Bakit ang ingay-ingay nyo? Sorry tita. Hindi ko naman po intensyon na mag-cos ng gulo eh. Eh, ba't kayo nagsisigawan? Eh, si Arlon kasi, na-misunderstand niya yung pag-uusap namin ni Nathan. Pag-uusap daw? Uy, bakit? Nakita mo ba na may ginagawa silang masama, ha? Tumirin masyado ng isip mo eh. Isa ka pa, tita. Halata namang ayaw mo sa akin eh. Pero hindi ko inakala kayo pa na magulang yung magtutulak sa anak niyo na gawin to. Grabe kayo. Napaka-immoral yung lahat. Aba, sumasobra ka na! Matama na. Ako nang kakausap sa kanya. Kung may babalik ko lang ang nakaraan, nakalipas, at kung mababawi ko pa mga panahon ikay kasama, siguro binitawan kung di naman kayang magpaalam. Love, Aaron, wait lang. Pakinggan mo kasi muna yung paliwanag ko. O sige, magpaliwanag ka. Bakit kayo nakahiga sa kama habang nagkukwentuhan? Bakit siya nasa kwarto mo at higit sa lahat? Sino ba yung Nathan na yun? Love, kaibigan ko lang si Nathan. Matagal nang kakilala ni Mama yung pamilya nila. Kaya may tiwala naman si Mama sa kanya, no? Pumayag ka naman. Nandun kayo tumambay sa kwarto mo. Eh, nung una kasi, dinalhan niya lang ako ng pasalubong sa kwarto. Hanggat sa hindi na namin namalayan na lumalalim na pala yung kwentuhan namin. Alam mo, Pamela, sorry ha. Pero maling-mali eh. Mali kasi yung ginawa mo eh. Alam ko namang hindi boto sa akin yung pamilya mo. At gagawin nila lahat para na maghiwalay tayo. Pero sana naman, huwag ka namang magpagamit. Baka naman pagod ka na ipaglaban ako. Kasi sa totoo lang, Pamela, ako pagod na pero pinipilit kong kayanin. Pinipilit kong ilaban. Pero kung hindi na kita kasama sa labang to, baka mas mabuti pang sumuko na lang. Wala nang magawa upang pigilan. Wala nang dahilan upang hindi pagkawala. Sa isang salita.
Opo, pwede. To be fair naman, totoong nagkikwentuhan lang sila Pamela at yung Nathan na yun noong naabutan ko sila sa kwarto. Pero masakit pa rin tanggapin para sa akin. Ako na boyfriend kahit kailan ay hindi naranasan na mabigyan ng privacy na makasama si Pamela sa loob ng bahay nila, pero yung sinasabi nilang kababata, eh nabigyan pa ng permiso na tumambay sa kwarto at humiga pa nga sa kama niya. And to think na parang wala lang ang lahat ng yun kay Pamela. Alam kong sinet up ng mama ni Pamela ang lahat ng ito, Popoy at Bea. Dahil nga gusto niyang tuluyang masira na ang relasyon namin ng anak niya. Naging puppet at sunod-sunura naman si Pamela. At yun ang ayaw ko. Kaya kong tanggapin ang lahat ng pambabaliwala ng pamilya niya, pero kung siya na mismo ay walang gagawin para ipaglaban man lang ako, marahil nga ay tama lang ang naging desisyon ko na tapusin na lang ang lahat sa aming dalawa. Oo, Popoy at Bea, ako na mismo ang tumapos sa relasyon namin ni Pamela. But quite honestly, umaasa pa rin naman akong balang araw ay maayos din ang lahat. At darating ang araw na hindi ko na kailangan patunayan pa ang halaga ko sa pamilya ni Pamela. Pero sa ngayon, ay uunahin ko na munang mag-focus sa sarili ko. Uy, break time muna. Kanina ka pa nakatutok sa computer mo. Sige tol, tapusin ko lang to. Okay, una na ako sa pantry ah. Sige, sige. Hello? Hello? Kumusta? Eto, medyo busy. Ay, sorry. Naabala ba kita? Hindi naman. Break time na rin naman eh. Okay. Speaking of break time, nagpadala ako ng merienda. Ha? Nag-bake kasi ako ng cheesecake and naalala kong padalhan ka. Nako, thank you. Pero sana hindi ka na nag-abala. Grabe, napaka-thoughtful mo naman. Well, mister, sulitin mo na habang wala pang ibang nakikinabang sa pagiging thoughtful ko. Okay. Sabi mo eh. Pero seryoso, thank you ah. Na-appreciate ko yun. You're welcome. And see you tomorrow. Yep, see you tomorrow. Sarap ng merienda mo ngayon ah. Tara ati tayo, di ko kaya ubusin to. Saan mo in order to? Di ka naman mahilig sa cheesecake ah. Pinadala lang sa akin. Weh, sino? Si Aiko. Mm. Nax, mukhang type na type ka talaga nun ah. Swerte mo pre, ligawan mo na kaya. Eh, sana siguro. Ikaw din, baka mamaya mauna ka pa ng iba. Hindi pa kasi ako sigurado kung ready na ako eh. Sus yan tayo eh. Dahil na naman sa past relationship mo, no? Eh, hindi naman sa ganun. Pare, kung habang buhay ka nalang mapapako sa past mo, kailangan pa ulit magkaka-girlfriend yan. Tsaka kapag ka nang akiyay ko, pinakakawala mo pa. Isip-isip din, uy. Ikaw din, baka saka mo lang ma-realize siya kapag hindi na siya pwede. Baka manginayang ka sa panahong huli na ang lahat.
matutulog ka kagad pag uwi ng bahay, ha? Nax, concerned? Bakit? Hindi mo pwedeng maging concerned sa'yo? Pwede naman. Pero seryoso, ingat ka sa pag-uwi mo at magpahinga ka kaagad, okay? Oo naman. Ikaw din, pahinga ka ng mabuti. Tsaka salamat ulit for today. You're welcome and thank you din. Pinasaya mo ako. Talaga? Uy, baka isipin mo naman patay na patay ako sa'yo, ah. Huwag masyadong assuming. Wala naman ako iniisip na ganun. Mabuti naman. pero alam mo, minsan feeling ko sobra-sobra na yung pagpapakita ko sa'yo na alam mo yon na may gusto ako sa'yo. Kaya naisip ko rin minsan na siguro dapat magdahan-dahan din ako, no? Kasi baka mamaya nata-turn off ka na sa'kin. Hindi ah, bakit naman ako mata-turn off sa'yo? Believe nga ako sa'yo eh, kasi hindi ka natakot mag-express ng feelings mo. Pero at the same time, hindi ka rin naman sumasobra. Saktuhan lang, ganun. Talaga? Yep, and sana huwag kang magbago. Sana mag-stay tayong ganito. For now. Alam mo naman, diba, na... Yes, I know. Hindi mo na kailangan sabihin. Na-caught up ka pa rin sa past relationship mo, and that's okay. I understand. Kaya nga, as much as I can, kinokontrol ko yung sarili ko. Para kung sakaling hindi maging tayo sa huli, hindi ako masyadong lugi, diba? Thank you. Salamat, Aiko, sa pag-intindi mo. Ay, sa wakas, makakapagpahinga na rin. Sabi na nga ba, tatahag ulit eh. Hello, Pamela? Hi, kumusta ka na? Heto, medyo pagod. Gagagaling lang sa galaan, ikaw ba? Sakto lang naman. Nasa bahay lang ako maghapon. Matutulog na rin ako kaso naalala kitang kumustahin. Ah. Si Kuya pala, tumawag kanina. Pinipilit ako mag-apply ulit ng visa pa Canada. Ganon? Anong sinabi mo? Hindi ako pumayag. Kasi, alam mo naman di ba na... Pamela, matutulog na ako. Napagod kasi yung katawan ko maghapon eh. Okay lang ba? Sure, sige. Pasensya na sa abala. Wala yan. Arlon? Ano yun? Sana dumating na yung time na mapatawad mo na ako. Alam kong kahit papano, may puwang pa rin ako sa puso mo kasi the fact na sinagot mo pa rin yung tawag ko, ibig sabihin may halaga pa ako sa'yo. Sana tuluyan kang mag-heal sa sakit na nabigay ko sa'yo noon. Sana bumalik na tayo sa dati. Popoy at Bea, it's been months simula noong naghiwalay kami ni Pamela pero hindi pa rin naputol ang communication naming dalawa. And I want to keep it that way dahil nga umaasa pa ako na magkakaroon pa ng reconciliation. Hindi lang sa pagitan namin ni Pamela kundi pati na rin sa pagitan namin ng pamilya niya. Oo, ramdam ko pa rin yung sakit sa lahat ng mga nangyari. And the fact na nasasaktan pa rin ako means... I'm still in love with my ex. At wala akong ibang hangad sa ngayon, kundi ang ayusin ang lahat ng nasira. In the meantime, Popoy at Pea, nagpaka-busy ako sa work sa pag-asang mas gumanda ang position ko sa company. And while I'm busy with myself, nandiyan naman din si Aiko para libangin ako. I know, hindi dapat ako nag-entertain ng iba habang nakapako pa ako sa pag-asang magkakabalikan kami ng ex ko. Pero knowing na okay lang kay Aiko ang lahat, ay kinuha ko na rin yung chance para ma-divert ang attention ko mula kay Pamela. At inihanda ko ang sarili ko sa maaring kantungan ng mga bagay-bagay. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Decision. Popoy at Bea, nagpatuloy ang meron kami ni Aiko.
mas napadalas ang paglabas-labas naming dalawa. Minsan ay isinasama ko rin siya sa mga special na okasyon, sa trabaho man o sa pamilya. May mga pagkakataon din na nagbabakasyon kami out of town na kaming dalawa lang. It's as if we are already in a relationship. Kahit na hindi naman talaga kami ni Aiko. We went on with that setup habang si Pamela naman ay palagi pa rin nandyan at nagpaparamdam. Siguro yung iba ay isiping namamangka ako sa dalawang ilog. Pero iba ang sitwasyon ko po, Poyet Bea. Alam ng puso ko na si Pamela pa rin ang inihintay ko sa dulo ng lahat ng ito. Naghihintay lang ako na dumating yung panahon na kusang maayos ang lahat sa pagitan namin at ng pamilya niya. At habang hindi pa nga nangyayari yun, ay i-enjoy ko muna ang time ko with Aiko. Ay, sa wakas, nakatapos din sa mga gawain. Teka lang. Ikaw ba talaga yan? Aga mo yata mag-out. Ganun talaga. Kailangan din ng work-life balance. Weng, sabihin mo, may lakad ka lang eh. Diba, formadong-formado ka oh. Well, kaya pala. May date kayo ni Aiko, no? Paano mo nasabing si Aiko? Sira. Eh, sino? Si Pamela. Asa? Eh, sino nga? Hindi, si Aiko yun, manlilibre daw eh. Ba? Anip, babae pa manlilibre sa'yo? Paminsan-minsan lang naman yun eh. Well, enjoy. Pero huwag kakalimutan, magdala ng proteksyon, ha? Sira ulo. Sige na, una na ako. Kita-kits na lang ulit bukas. sige, ingat. Sa lugar na to? Paano mo na-discover to? Bale, property kasi to ng family ng isa sa mga workmate ko dati. Oh, nice. Big time naman nila. Sinabi mo pa. In fairness, sobrang peaceful dito. Tsaka ang intimate. Paano mo pala naisipang dalhin ako dito? Actually, gusto kong maging special tong gabi na to para sa'yo. Kahit naman yung mga simpleng kainan lang, okay na ako eh. Pero, thank you. Na-appreciate ko yung thought. Well, ang totoo niyan, gusto kong gawing extra special kasi meron akong sasabihin sa'yo. Talaga? Ano yun? hindi ko alam kung paano umpisahan eh. Teka, huwag mo sabihin nga amin ka na sa akin na mahal mo na ako. Hindi ah. It's more than that. It's more? ano ibig mo sabihin? Arlan, buntis ako. Natagpuan mo ako nang handa ka. Habang ako'y hindi pa pala. Ano ka mo? Buntis ako. Magkakaroon na tayo ng anak. Wait. Tayo magkakaroon ng anak? Oo. Bakit? Ayaw mo ba? Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Arlon, may nangyayari sa atin. Malamang, mabubuntis ako. Alam ko kung paano nabubuntis ang isang babae, pero paano? Nag-ingat naman tayo ah. Just because nag-iingat doesn't mean na hindi ako mabubuntis totally. May chance pa rin na magbunga yun at eto na nga. Nangyari na. Buntis ako at ikaw ang ama. Anak ng... Wait. Don't tell me hindi ka naniniwalang sa'yo to. Anong nasa isip mo? Malandi ako?
nagpagalaw ako sa ibang lalaki? No, hindi na ibig sabihin. Ang sa akin lang, bakit? Ano to? Pinlano mo? Sinadya mong mabuntis ka? Bakit? Gusto mo mapako na ako sa'yo? Excuse me? Aiko, hindi kasama sa plano natin to eh. I mean, hindi naman ako takot maging ama. Handa naman ako. Pero hindi ngayon at mas lalong hindi sa'yo. So kanino? Doon pa rin sa ex mong hanggang ngayon, ine-entertain mo pa? Umaasa ka pa rin na magkakaayos kayong dalawa? Eh, gago ka pala eh. Mahal mo pa yung ex mo, pero nakikipagkita ka sa akin. May nangyayari sa atin. Ginagawa natin na lahat ng ginagawa na magjowa, tapos ngayon nagbunga na, sasabihin mo sa akin na yung ex mo pa rin ang gusto mo? You know, from the start na inaayos pa namin ni Pamela ang lahat sa aming dalawa. Pero pumahay ka pa rin sa setup natin. Oo! Kasi umaasa ko na sooner or later, makakalimutan mo rin siya na eventually, marirealize mo na ako pala yung gusto mo. So umaasa ka nga. Sinadya mo nga na mabuntis ka sa akin. Pinlano mo lahat ng to. Kahit kailan, hindi ako magdadamay ng buhay ng sanggol para lang makuha yung gusto ko. Kung ayaw mo dito sa anak mo, okay, fine! Walang problema! Pero para isipin mo na plinano ko lahat ng to dahil lang sa gusto kong angkinin ka, isang malaking insulto yun para sa akin. Oo, aminado ako na gusto kita, pero dahil sa pinapakita mo ngayon, nawala lahat ng paghanga ko sa'yo. Dismayado ako sa'yo, Arlon. Nakakahiya ka. Kapatawaran dahil di ko na inilaban. Kapatawaran dahil tuluyan kang sinukuan. Kapatawaran dahil itinaboy ko kaysa tuloy ang tayo. Popet Bea, later on, na-realize ko na baka napasobra ako sa mga napitiwan kong mga salita kay Aiko. Sa intention kong maging honest and transparent, nakalimutan kong masasaktan ko rin pala ang damdamin niya. Matapos ang ilang linggo ng pag-iisip, ay nakumbinsi ko rin ang sarili ko na masyado akong naging unfair kay Aiko. Ang magagawa ko lang para makabawi sa kanya ay ang panagutan ang naging bunga ng kapusukan namin kahit hindi ko naman talaga siya minahal. Hindi ko siya pinabayaan hanggang sa maisilang niya ang anak naming dalawa. On the other hand, Popoy at Bea, nagtuloy-tuloy ang magandang takbo ng karyer ko at nakatanggap pa nga ako ng promotion. Naging mas madali ang pagpasok ng pera sa akin. Nakabili ako ng bagong sasakyan at nagkaroon ng lakas ng loob na ayusin ang iniwan kong gusot sa pamilya ni Pamela. Lalo ngayong meron na akong maipagmamalaki. Alam kong sa pagkakataong ito ay hindi na nila ako ipagtatabuyan pa. Sa madaling salita, Popoy at Bea, ginampanan ko ang pagiging ama sa anak namin ni Aiko. Pero si Pamela pa rin ang gusto kong makatuluyan sa bandang huli. Tita! Oh, ba't ngayon ka lang dumating? Pasensya na po. Inabutan ng traffic eh.
Eh sinabi ko naman kasi sa'yo, maghanap ka na ng malilipatang malapit dito sa amin. Para hindi mo na kailangan bumiyahe na malayo. Hayaan niyo po next time, baka makahanap na ako. Pero sa ngayon, tiis-tiis po muna. O sige, sabi mo eh. Si Pamela po. Ah, nasa loob. Puntahan mo na lang. Okay po. Pasalubong ko nga po pala. Ay, salamat. O sige na, puntahan mo na si Pamela at mukhang kanina ka pa hinihintay. Kape ka muna. Salamat. Mukhang dumadalang yung pagbisita mo rito ah. Ano kasi, dumami yung trabaho ko. Hirap din pala ma-promote. Ang daming bagong task. Pero at least, ang laki ng pag-asenso mo ngayon. Proud ako sa'yo. Salamat. Arlon? Yung sa atin, hindi pa kasi natin na pag-uusapan ng mabuti. Ano bang plano mo sa atin? Ano kasi, Pamela, sa totoo lang kaya ako pumunta ngayon kasi... wait, sa kanya tayong phone na tumutunog. Hello? Hello, Arlon? Nadaan ka ba ngayon? Oo, baka mamayang gabi na. Ah, okay. Hinahanap ka kasi ni Hannah kanina pa. Daddy, hindi ka pa po uuwi? Hello, Hannah? Uuwi din ako mamaya. I miss you na, Daddy. Uwi ka na po para mag-play na po tayo. Don't worry. Mamaya uwi din ako. Anong oras po kayo uuwi? Hindi ko pa alam eh. Ngayon ka na uwi, Daddy. Please, para may kalaro ako. Si Mami kasi madaming ginagawa eh. Please, Daddy, uwi na po kayo. Okay, sige na nga. Uuwi na ako. Yay! Thank you, Daddy. Pasalubong ko po ah. Ano, gusto mo donut? Okay, wait mo ako dyan eh. Okay po, Daddy. Bye-bye! Pamela, sorry, kailangan ko nang umuwi. Naglalambing yung anak ko eh. Sure, no worries. Naiintindihan ko naman. Thank you. You know what? Next time, pwede mo siyang isama rito. Tingnan natin. So, paano? Mauna na muna ako. Next time na ulit tayo mag-usap. Okay. Ingat ka. Ano? Sinabi ng kalaro mo? Opo, tapos sabi pa nila hindi mo daw po ako love kasi palagi kang wala dito sa bahay. Hana, anak, huwag ka maniniwala sa sinasabi nila, okay? Love na love ka ni Daddy. Nagkataon lang na marami akong work. Pero bakit yung Daddy nila, Erica, araw-araw naman umuwi? Eh, magkaiba kasi yung sitwasyon, anak. Balang araw maintindihan mo rin. Daddy, dito ka na lang po umuwi para lagi na tayong magkasama. Para hindi na po ako naiinggit sa mga kalaro ko na palaging kasama yung mga daddy nila. Yun ba yung nararamdaman mo, naiinggit ka sa kanila? Opo. Hayaan mo, gagawan ko ng paraan, okay? Mag-uusap kami ng mami mo. Okay po, thank you Daddy. Sige na, magpahinga ka na muna. Napagod ka sa paglalaro eh. Pasok ka na sa kwarto mo. Okay po. Lumalaki na yung anak mo. Dumarami na rin yung mga tanong niya. Sooner or later, maubusan na ako ng isasagot sa kanya. Anong balak mo? Okay ka na sa ganito? Papasyal ka lang sa kanya kung kailan magusto? Sorry, Aiko. Sa ngayon, wala pa ako mabibigay na sagot sa'yo. Hanggat hindi pa namin napag-uusapan ni Pamela yung tungkol sa amin. Pamela pa rin talaga, no? Alam mo naman yun eh. Kailangan ko munang ayusin yung sa aming dalawa bago ako makapagplano para kay Hannah. Hindi ba dapat si Hannah yung inuuna mo? May anak ka na, Arlon. Dapat siya yung gawin mong priority. Kapag secure na siya, saka ka magpasok ng ibang tao sa buhay mo. Sorry kung medyo harsh ako, pero hindi ka na binata. Oo, single ka, pero hindi na lang dapat sarili mo yung iniintindi mo ngayon. Dapat, mas inuuna mo yung anak mo bago yung sarili mo kapakanan.
puwede inaamin ko noong mga panahon na yun sa sarili ko ay ako lang talaga ang inuuna ko. Gusto kong maging masaya. Sa dami ng mga nababasa o naririnig kong kwento na walang happy ending, ayokong magsisi. O ayokong magsisi ako sa bandang huli dahil hindi ko ipinaglaban ang gusto ko o ang taong mahal ko. Ngayon pa ba ako ihinto kung kailan napatunayan ko na ang halaga ko sa pamilya ni Pamela? Oo. Sa ngayon, maaaring mahirap pa ang sitwasyon namin ng anak ko. Pero ipinangako ko sa sarili ko na sa oras na maisaayos na namin ni Pamela ang lahat sa aming dalawa, ay hinding-hindi na ulit manlilimos ng atensyon sa akin si Hannah. Popoy at Bea, sa bawat araw na nagdaan, hindi nawala sa isip ko ang paghahangad na maiayos na namin ni Pamela ang lahat sa aming dalawa. Hindi lang para sa akin, kundi para na rin makapagplano na ako ng maayos sa magiging setup namin kasama ang anak kong si Hannah. At habang tumatagal nga, ay palapit ako ng palapit sa pinapangarap kong pamilya. Ako, si Pamela, at ang anak kong si Hannah. Bad trip! Kahit kailan talaga hindi na nasolusyonan ng traffic sa Pilipinas. Hello? Hi. Malayo ka ba? Malapit na rin ako. Palikun na ako ng EDSA. Okay. Hindi na ako makapaghintay. Ako rin. Ingat ka sa pagdadrive, ha? Oo naman. Arlon? Salamat kasi kahit inabot ng ilang taon, finally, unti-unti na natin maibabalik sa dati ang lahat. Walang ano man. Thank you din sa paghihintay ah. Tsaka pasensya na kung masyado ako natagalin. Wala yun. You're worth the wait. Talagang sa phone tayo nagdramahan eh, no? Pagdating ko dyan, saka tayo mag-usap. Balang na kung tumatawag na naman. Si Pamela talaga. Hello, Pamela. Arlon, nasan ka? Nagda-drive. Bakit? Si Hannah. Si Hannah nasa kasaan. Ano? Bakit? Paano nangyari yun? Mamaya mo na itanong yan. Punta mo muna kami dito sa ospital. Kailangan ka namin. Kailangan ka ng anak mo. Sige, nangitay mo. Papunta na ako dyan. Maghahanap lang ako ng U-turn. Bilisan mo. Bilisan mo. Bad trip naman, oh. Pa rin siya nagigising? Hindi pa. Pero sabi ng doktor, stable naman daw yung kalagayan niya. Arlon, sorry. Hindi ko gustong mangyari to. Sorry. Shh, okay lang. Huwag mo sisihin yung sarili mo. Wala namang may gusto sa nangyari. Sa kabilang magulang, dapat nandito din ako sa tabi niya. Pero ano ba nangyari? Nasa kusina ako. Tapos si Hannah naman naglalaro sa labas. Tapos bigla na lang siya sumigaw ng daddy. Ang ala ko nga dumating kay... Kaso, mga ilang segundo lang yung lumipas, nagsisigaw na yung mga kapitbahay. Yung pala nasa kasaan na si Hannah. Sige na. Magpahinga ka na muna. O kaya maghanap ka muna ng kahit anong makakain. Ako na muna magbabantay kay Han. Okay.
pasensya ka na kay Daddy, ha? Sorry kung wala ako sa tabi mo para alagaan ka. Sorry kung palaging wala si Daddy. Promise, anak. Magpagaling ka lang. Babawi ako sa'yo. Hinding-hindi na ulit ako mawawala sa tabi mo. Daddy? Hana? Hana, anak? Gising ka na? Daddy, you're here na. Yes, anak. Daddy's here na. Sorry, Daddy. Sorry? Bakit ka nagsusorry, anak? Sorry, kasi hinabol ko yung car mo. Ana, anak. Hindi car ni Daddy yun. Kasi nasa malayo ako na nasagasaan ka. Baka kamukha lang. Daddy, bakit lagi ka pong nasa malayo? Hindi mo ba ko love? Of course, love ka ni Daddy. Nag-work lang si Daddy sa malayo para sa'yo. Para may pambili ka ng toys mo. But I don't want toys, Daddy. Wala naman akong kalaro kasi palaging busy si Mommy. Tapos ikaw, palagi kang wala. Sorry, anak. Sorry, ha. Patawarin mo rin si Daddy. Daddy, love mo ba kami ni Mommy? Oo naman, anak. Love na love ka ni Daddy. How about si Mommy? Ha? Anak? Sabi ni Mommy, meron ka daw ibang love kaya palagi kang wala. Ayoko pong lumaki na walang Daddy. No, hindi ka lalaki ng walang Daddy. Hindi mangyayari yun. Please, Daddy. Huwag mo na ulit kaming iwan. Sa amin ka na lang, good girl naman ako eh. I know, anak. You're a very good girl. Daddy. Anak. I promise, hindi na ulit ako pupunta sa malayo. Babawi ako sa'yo. I will spend time with you, okay? Maglalaro tayo, tsaka mamamasyal tayo. Basta magpagaling ka lang, ha? Promise po? Yes, anak, promise. Hello, Arlon? Malapit ka na? Pamela, kailangan natin mag-usap. Ano nga bang kasunod? Sino bang nakakaalam ng agos ng panahon? San ba tatangayin sa susunod? Ano ba ang karugtong? Kailan ba aahon? Ano nga bang kasunod? Babayaran lang ako, kakaisip sa iyo. Kulang na kulang pa yan. Popoy at Bea, akala ko noon ay mawawala na sa akin si Hana. Yun ang unang pagkakataon na natakot ako sa posibleng mangyari sa kanya. Nagdasal ako at nakiusap sa Diyos na pagalingin at palakasin ang anak ko. At bilang kapalit ay ipinangako kong magiging mabuti na akong ama at palagi ko nang uunahin ang kapakanan ng anak ko. Ramdam ko ang lungkot at sama ng loob ni Hana sa akin at ayokong lumaki siyang bit-bit ang masasamang alaala na ako ang nagdulot sa kanya. Masyado na akong maraming sakit na ibinigay kay Aiko. Ang magagawa ko na lamang para maitama ang lahat ay ang palakihin si Hana na busog sa pagmamahal. Kaya naman isang desisyon ang ginawa ko noon, noong mismong araw na yun. Popoy at Bea, tuluyan ko nang tinuldukan ang lahat ng pag-asa na magkaayos pa kami ni Pamela. Ibinaon ko na sa limot ang lahat ng meron kaming dalawa. Itinuon ko na sa anak kong si Hana at kay Aiko
ang buong atensyon ko. Siguro nga hindi na ako magiging masaya pa ulit sa buhay pag-ibig, pero sigurado naman akong magiging masaya ako bilang isang mapagmahal na ama. Hanggang dito na lamang, Popoy at Bea. Sana kahit papaano ay nakapagbigay ako ng dahilan sa mga listeners ninyo na pag-isipan ng mabuti ang bawat desisyon sa buhay. Lalo na nga kung may involved ng bata sa sitwasyon. Thank you and more power pa sa Dear MOR. Lubos na gumagalang, Arlon. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR Decision. Mga kapamilya, oras na natin 16 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon at syempre mala 16 years old din ang bigla natin nakasama si Bea. Oh, kumusta Bea? Ano ba masasabi mo dito sa ating kwento ngayon? Alam ko naman kanina pa po nakikinig yan si Bea. Ano ba? Titira na ba ako? Titiga na ba ako? Ha? Pwede, wala namang away eh. Wala namang away. Hindi naman wala natin kailangan... Walang away. Ah, wala pang away. Medyo nadji-nadji ako ng very, very slight dun sa ating napakinggan, no? Popoy, no? Mm-hmm. Eh, kasi, I don't know about you, Boy, pero for me, parang half-hearted kasi yung ginawang decision sa baba ni Arlon sa katuluduluhan. Mm-hmm. Kasi meron siyang patutsada, meron siyang pahabol na linya na, well, hindi man masaya yung love life ko, at least magiging mabuting ama naman ako. So parang, maawa ba kami? Ano ba, Arlon? Like, actually, inis yung naramdaman ko eh, yung sinabi niya yun. I'm sorry, Arlo, no? Medyo inis because it's an insult to the mother of your child. Exactly. It's an insult to the mother of your child. At para bang kumbaga ang tunog, okay, so parusa ba ang ginawa mong desisyon, ang gagawin mo para dun sa anak mo? So para bang sinasabi mo, sinasakripisyo mo na yung kaligayahan mo para lang maging mabuting ama ka? So alam mo yun, actually sa first part pa lang ng storya, Popoy, no, nakitaan ko na ng red flag. Etong si Arlon, ako lang to ha, syempre iba-iba tayo ng opinion mga kamorkada. Kasi halimbawa, yung sa breakup nila ni Pamela, parang nagtatampo siya kasi ayaw sa kanya ng pamilya, tapos yung jowa niya ayaw pa siyang ipaglaban, yada-yada. Pero ano mag ginawa niya? Nakipaghiwalay siya. Hindi niya pinakinggan yung explanation ng girlfriend niya na wala naman kaming ginagawa nito. Kaya babata ko lang to. Alam naman niya na okay, sinet up ng nanay, ganyan-ganyan. Pero anong ginawa niya? E di, nagpadala din siya. Iniwan niya yung girlfriend niya. Kasi nagtatampo siya na hindi siya magawang ipaglaban ng girlfriend niya. Kaya anong ginawa niya? O diba, nagtampururot, iniwan tuloy yung jowa. Pero may pahabol na, pero alam ko naman magkakabalikan kami, ganyan-ganyan, eme-eme. So bakit pa kayo naghiwalay? Anong gusto mo? Diba? Ano ba ang feeling mong ma-achieve mo kapag hiniwalayin mo si Pamela over a very simple thing na meron kang nakitang lalaki na in-explain naman sa'yo na alam mo naman setup lang ng nanay, pero alam mo yon, ginawa mong successful yung setup ng nanay dahil nag-break nga kayo ni Pamela. Pero alam mo sa sarili mo, magkakabalikan din kami, ganyan-ganyan, pero iisikasuhin ko muna yung sarili ko, yada-yada. Actually kasi, Bea, ang issue pa ditong isa ni ano is the self-pity. 'Di ba? Nagse-self-pity itong si ang ating letter sender na si Arlon dahil nga sa feeling niya ay siya ay underachiever. Ayan, dahil daw mataas ang expectations ng mga magulang at pamilya nitong si Pamela ni Pamela na hindi pwedeng okay lang
stable lang, kasi yun yung pinopoint out niya kanina, hindi pwedeng stable lang yung financial status mo. Kailangan nag-exceed doon sa ano, kailangan meron, kailangan feeling ko ay feeling mo lang, feeling lang ni Arlon. Feeling, diba? Feeling lang ni Arlon. Kasi wala para... namang namang instance na minatamata talaga siya ng todo-todo at sinabi mula nga... Mula ulo hanggang paa, di ba? Wala namang hindi ganun. Naman. Diba? Of course, it's yung pamilyang sasamahan mo, meron mga ganyan na sinusubukan ka rin. Hanggang saan ba ang haba ng PC mo? Di ba? Yeah. Yes, mahal mo ang anak namin. Ikaw ba ay makakalusot sa ganito mga pagsubok namin? It is but natural. Ayan, sana maintindihan din ng iba. No? But of course, meron niyang mararamdaman natin kapag kapine-personal naman na tayo ng husto. It's okay to ask na meron ka pa bang ibang plano aside dyan sa trabaho mo. Ganyan, inaalam lang din nila, madiskarte ka ba sa buhay. Di ba? Yeah. Those are just words. Diba? If you won't take it personally, for as long as alam mo na mabuti, ma-pure at malinis ang intention mo doon sa anak nila Arlon, ay okay lang. Diba? Just go ahead. Ito pa lang po yung kaya ko ngayon. And don't even have to explain to them what you do, how you do it, how much you make doing whatever job it is that you're, you're busy with. Ayan, hindi. Parang parang ang naging dating tuloy is you have to prove something, 'di ba? Bago ka mas maging matapang sa kanila. Ayan, na magpakiharap. Tapos at merong mang konti rin pagbabago nung kasi yun nga rin yung napatunayan nitong si Arlon nung na-promote siya, although nandiyan na nga yung bata. At saka para naging sweet naman sa kanya, para nagbago yung treatment ng nanay nitong si Pamela. So he thinks that he's right. 'Di ba? Pero ang gusto lang naman nung nanay ay hindi maging magdiskarte ka pa. Hindi lahat ng mga negative words na sumasalubong sa atin is meant to break us. 'Di ba? Yeah. Yung iba sa mga negative are meant not even to make us, but it challenges us. Diba? Exactly. Yung mga words na hindi mo yata kakayanin yan, Popoy. Hindi mo yata kakayanin yan, Bea. Mahirap yan. Ganun. No. Susubukan ko. I'll take your word, I'll take your statement as a challenge. Dahil alam ko, kaya ko. Diba? Oh. Ganun yun. At yun ganun, yung sinasabi natin minsan. Ganun sana dapat ang nangyari, Popoy. Kaya lang, medyo hinaluan kasi ng emosyon nito ni Arlon at pagtatampo doon kay Pamela at doon sa pamilya. Kaya alam mo yon, hiniwalayan niya. Tapos, sana kung nag-focus talaga solely sa sarili. Okay, maiintindihan natin yung daming na-achieve. Kaya lang, meron pang pumangalawang red flag, Popoy, ha? Pumangalawang, ang tawag dito, matatawag nating undecisive somehow. Kasi, akala ko ba magfo-focus siya sa sarili niya? Pero bakit nagkaroon ng side chick? Nagkaroon na ng side chick at talking to his ex pa. So, asan ka ba talaga, Arlon? Diba? Saan ka ba talaga lulugar dyan sa uunahin mo muna ang sarili mo? Kasi parang inuuna mo nga ang sarili mo career-wise, pero may mga sinabay ka pang iba. At yun nga, eto, nadali. Nabuo. Eto, may nabuo pa. And take note, they're not even in a relationship, in a solid, in a official relationship. Tapos, masusuket ka kapag ka, alam mo yun, isa pa yan, nasuket pa siya nung nalaman niyang nabuntis. Diba? Yung parang bigla kang, imposible yun. Wow! Imposible! E ginagalaw mo yung tao na hindi mo ng jowa. Alam mo na may gusto sa'yo si Aiko at pinapasakay mo. Hindi mo ginawang official yung relationship. Ginamit mo yung babae para sa katawan niya at para sa sarili mong kaligayahan. All the while, still talking to your ex, Pamela. So, at gustong ayusin. Oo, at gustong ayusin yung nasa kanila. Ay, alam mo, Arlon, this is a complicated kind of setup. Na pinasok mo nang dahil sa that na, you created, yes, that you created because of your hashtag Dear MOR
decision. Okay, komplikado itong setup na to, kaya naman punta na tayo dun sa pinaka main course ng ating usapan. Okay, ang pinaka main course dito is you're staying with Aiko because of your child, Hannah. Just because of your child, Hannah. That's according to you. Diba? Yan yung sinabi mo sa amin. Okay? At yes, tinundukan mo na yung pag-asa na magkakabalikan pa kayo ni Pamela because balik tayo dun sa unang dahilan. Diba? Because you have to stay with Hannah and Aiko. Diba? Dun sa pag-stay mo with your child, Hannah, alam mo, wala akong masasabi ron. That's the right thing to do. Okay? Na you have to be there, present, physically, emotionally, spiritually. You have to take care of your child, ano? Ayan, pero yung sabihin sa amin na napipilitan lang ako makisama kay Aiko, that's also an insult sa lahat ng mga taong nagmahal at hindi nakatanggap ng pagmamahal na pabalik. Diba? Kasi, mind you ha, dito kaya Pamela, kaya nagkawindang-windang yung relationship mo, pinapakita ko lang sa'yo, no? Is because, sabi mo hindi kanya kayang ipaglaban sa family niya, lagi na lang may nasasabi sa'yo hindi maganda yung family niya, lagi may kulang, that you have to prove yourself to them, not even to Pamela eh. Diba? You have to prove yourself to them para tanggapin kanila ng buong buo. And here comes Aiko. 'Di ba? Natanggap ka kahit pa nga hindi ko dinadramatize palalo yung nangyari. Pero ito yung tao na si Aiko na sabi niya nga mahal kita, gusto kita, pero wag mo namang isipin na patay na patay ako sa iyo, no? Ayan, pero gusto kita for who you are. Alam ko pa kung ano mga nangyayari sa iyo. 'Di ba? Tinanggap kita. Wala man lang appreciation doon from you at up till now, Arlon, 'di ba? Hindi mo pa rin na-appreciate kung gaano kapuro at katotoo yung pagmamahal ni Aiko from the beginning, 'di ba? Nung nagkagulo na, nagalit ba siya sa iyo? No. Andiyan lang rin siya, 'di ba? Steady, 'di ba? Inaalagaan yung anak ninyo, 'di ba? Na sa tingin mo nung una ay isang pagkakamali. 'Di ba? Kaya you have to learn, 'di ba? If you decide, ito na lang Bea, no? If you decide to stay with Hannah, ang iyong anak at si Aiko, please kahit papaano you make an effort to appreciate Aiko more, 'di ba? And stop comparing her to Pamela. The mere fact na sabi mo nga tinuldukan mo na anuman ang meron kayo ni Pamela, pero don't take it as a burden, hindi pabigat. Diba? Ikaw, masyado rin tumaas ang expectations mo sa mga bagay-bagay that hindi mo na na-appreciate puso ng isang tao na katulad mo dati. Imagine parang ikaw itong si Aiko eh. 'Di ba? Pero mas matatag siya. Mas matatag si Aiko, Arlon. That you have to prove yourself to someone. Ang hirap nun, ha, nung pagmamahal na 'yon, na kailangan kong gawin 'to para na maiparamdam sa iyo na mahal kita. Kailangan ko 'tong gawin, kailangan kong isuko 'to, kailangan kong isakripisyo 'to para lang ipaalam sa iyo at iparamdam na mahal kita. Mahirap 'yon. Alam mo, Arlon, ganun ka dati eh kay Pamela. Oo, pero bumigay ka na nga kaagad, pero si Aiko is still here. Still the same person na minamahal ka. Kaya medyo baba ng konti. Diba? Huwag tayong masyadong matayog. Huwag tayong masyadong mayabang. Diba? Love is not boastful. Diba? Yeah. Are you the perfect guy for Pamela? Of course not. Diba? Look at what you did. Are you the perfect guy for Aiko? Not even. Pero mahal ka nila. Diba? Mahal ka nila. Ngayon, subukan mo mahalin yung sarili mo and find it in your heart na hindi parang limos yung ibinibigay mo kay Aiko, limos ng pagmamahal. Sige, mamahalin kita dahil may anak tayo. No! Diba? Kung gusto mo maging masaya yung anak mo, dapat masaya yung nanay niya sa piling. That's it.
Doon dapat mag-umpisa yon. Gusto mo maging masaya, maging masagana ang buhay with Hannah, pasayahin mo yung nanay niya. And then you start again doon sa, at least doon sa friendship na meron kayo ni Aiko noon. 'Di ba? You start from there. 'Di ba? And learn to appreciate her more since you made that decision. Tama. Oo. Kung yan na talaga ang gagawin mong desisyon, no, Arlon, no. Pero syempre, huwag mo namang sasabihin, baka sinasabi mo, pinipilit ka namin na mahalin si Aiko and all that. Well, sige, pwedeng hindi ka makikipagrelasyon sa kanya, pero sana pansinin mo rin na baka kaya hinahanap ka palagi ng anak mo or madaming mga, anong tawag dito, madaming mga reklamo si Aiko or madaming hinihingi sa'yo yung anak mo, maybe doon ka nagkukulang sa isang pagiging ama and doon sa atensyon, doon sa oras na binibigay mo kay Hannah. Kaya siguro, wag mo munang tanggalin mo muna nga siguro yung romantic side ng buhay mo muna ngayon, no? Para naman hindi mo sabing pinipilit ka namin na doon ka kay Aiko o kaya tinatanggal lang ka namin ng kaligayahan na huwag mong balikat si Pamela, di ba? Sige, tanggalin na lang natin yung romantic side. Mag-focus ka na lang muna sa pagiging ama, lalo na at bata pa yung anak mo. And kapag ka nakapag-adjust ka na, nakapag-adjust na kayo at feeling mo nabibigay mo, consistent ka na kay Hannah, and then tingnan mo, baka sakaling masingit mo ang romantic side. Kasi ayoko talaga yung huli niyang sinabi, Popoy, na parang kala mo, parusa na ng langit ang kahuling-hulihang desisyon na gagawin niya sa buhay niya. Hindi, Arlon, no? Huwag sanang thanks but no thanks na lang kung ganun din pala ang magiging dating sa'yo. Huwag naman. Kaya, yes, huwag na. Huwag nang romantic-romantic ganyan. Sige, kung napipilitan ka lang din naman, maging mabuting ama ka na lang. Yan ang number one mong gawing priority ngayon dyan sa'yo. Decision. And at least yung sabi ko nga, maging mabuting kaibigan ka pa rin. Diba? Co-parent. Doon sa nanay niya. And you start from there. Alam mo, Arlon, hindi naman kasi ang mga desisyon natin sa trabaho natin. Sabi mo nga, nagka-promotion ka, nagka-ano, dahil magaling ang mga naging desisyon ko sa trabaho ko. Next month ay mapopromote ako. Alam mo, sa buhay, hindi ganyan. I'm sorry to tell you, no? Ako, ang tagal ko nang nasa may buhay pamilya, ginagalingan ko naman, sinisipagan ko naman, and the same thing with my wife. 'Di ba, ginagalingan naman, pero from time to time talaga parang tagal naman. 'Di ba, sinasamahan mo na nga ng prayers umaga, tanghali, gabi, magmamaneho ka na lang, nagpe-pray ka para doon pa rin sa pinagdarasal nyo, pero wala pa rin. Ganun sa buhay eh. 'Di ba, ang promotion na only time will tell. Only time will tell, Arlon. Kaya don't rush things, 'di ba? Na kailangan masaya ako para makapagpasaya ako ng iba. 'Yun yung sinasabi ng iba, eh, 'di ba? Kailangan you are genuinely happy. No. Sometimes you just have to have that that urge. 'Di ba? Na kahit pa nga malungkot ka o hindi ka satisfied sa mga decisions mo, you support, 'di ba? You give out happiness. At ikaw naman, pagka nakita mong, uy, masaya, maganda yung napaumpisahan ko, yung na-share ko, di ba, ay sasaya na rin ako. Di ba? It's a give and take. Give and take yan. Pero ako talaga na, Bea, naiinis talaga ako doon sa parang nalilimos na. Sige na, oo, mamahalin na kita kasi dahil dyan sa bata. No, ayoko talaga nung ganun dahilan. Oo, dahil sa muntikan na. At bakit? Ito pa ang isang kung hindi na aksidente yan si Hannah, ibig sabihin ba kaya mong tiisin yung unti-unting pagkasira ng niya? At hindi, alimbawa, dumating na siya dun sa edad na hindi na siya masyado nagsasalita at parang naiinggit na siya sa ibang mga bata, ba't sila may daddy, bakit ako wala? Ibig sabihin pala, hindi mo makukonsider yun, di ba, na maging malapit ang loob niyong mag-ama sa isa't isa? 'Di ba? At sarili mo pa rin ang uunahin mo. 'Di ba? Wag naman. Oo, talagang sa isang parte, Bea, napaganda pa na may nangyaring ganito doon sa bata just to speak her heart out doon sa tatay niya para mabagbag ka rin naman doon sa mga bagay na hindi mo nakikita. 'Di ba? Pero wag parang limos, tsaka wag
para nagkikwentuhan tayo, Bea. Sama natin itong mga nandito sa ating kwentuhan. Ayan, si KD Lasaga mula dito sa FB. Sabi niya, huwag mong gawin ang isang bagay kung hindi mo kayang panindigan kesa makasakit ka ng iba. Hello po kay Ate Mango Shake Juliet Follero ng Garden Villa sa Santa Rosa, Laguna. Parang kasalanan pa na mahalin mo siya. Ang lupit mo naman. O, totoo. O, ang lupit mo nga. Diba parang, sige, mamahalin kita because kailangan eh. Pangit yun. Pangit yun. Si Princess Cheng sabi niyo, na-promote lang, tumaas lang yung position, tumaas din tuloy ang tingin sa sarili niya. Think before you speak, Arlon. Be a man, bro. A man, not a boy. Okay, Arlon? Sabi ni Papa, uy, si Papa Piolo Pacquiao. Hello sa'yo, Papa Piolo Pacquiao. Uy, you're back. Sometimes, all we need to do is lower our gaze to see the things that we're looking for are just right in front of us. Baka si Aiko naman talaga. Let's see. Ako, pero, Bea, hindi kasi itulak eh. Kung kay Bea, parang wag thanks but no thanks. Para sa akin, totoo rin yan eh. You just have to since you made that decisions that decision now, 'di ba, to stay with them, 'di ba? Medyo ano nga, tignan mo rin. 'Di ba? Tignan mo, you learn to kasi dati hindi mo siya ma-appreciate as her dahil alam mo na ginawa mo siyang rebound. Alam mo panakipbuta siya. At saka, now that kasi si Pamela. Nandun pa si Pamela noon at hinahayaan kanyang entertain yung thought na yun. Pero now that she's possibly the main cast, 'di ba? The soul queen, 'di ba? Nag-iisa na lamang na magiging katuwang mo sa pagtataguyod sa mahal mo namang anak na si Hannah, unquestionably Arlon, this could be it. Diba? Give yourself that chance to know her better. Dahil dati hindi mo naman talaga siya gustong kilalanin eh. Si Aiko, hindi mo siya gustong kilalanin personally. What do you want? Gamit lang. Panakibutas lang. Pero if you, if you dig deeper, diba? Malay mo. Ma-appreciate mo. Baka magpasalamat ka pa. Ang sarap kasama ni Aiko. Have you met her family also? Tinanggap ka ba nila? Kumusta ang treatment? Nag-expect ba sila na kailan ba next promotion mo? 'Di ba? Do I have to prove myself to you also and to your family bago nila ako matanggap? Baka mas alam mo yung natural sa buhay natin na inaalis yung mga taong hindi natin kailangan. Kahit pa feeling natin, kahit akala natin ay sila yung kailangan natin sa buhay. 'Di ba? Natural 'yon. May cleansing talaga sa buhay. Ako lang, naku, Bea. Just a few months ago, talagang ako nagpasalamat, nalungkot. Sabi ko pero oo nga, no? Inaalis talaga yung ibang mga toxic na tao sa buhay mo. 'Di ba? Be it sa simpleng tampuhan na lumaki nang lumaki hanggang sa hindi na kayo nag-usap, pero hindi sa para mas magaan nga yung ano. Mas magaan yung takbo ng buhay mo kapag ka nawala itong mga taong to. Thank you for the memories. Hindi ako galit sa'yo, pero may cleansing na mangyayari, diba? To put us back on track, lalo na kung hindi natin kaya. Sabi ni uy, si Serio na, wow, ang haba ng chika ni Serio ha. Pero sige, pagbigyan natin. Namiss ko itong si Serio. Araw-araw ko na lang namimiss si Serio. Sabi niya, dito mo talaga masasabi na may aral kang makukuha. Doon muna tayo sa part na laging nagde-date si na Arlon at Aiko habang hinihintay ni Arlon ng tamang panahon para sa kanila na Pamela. Doon pa lang, sinasayang na niya yung oportunidad ni Aiko na makahanap ng para sa kanya dahil kapit na kapit siya kay Arlon at sinasamantalan niya rin. Kawawa si Aiko, ginawa mong panakitbutas tapos ngayon sa bandang huli si Pamela naman ang nasasaktan at laging uunawa sa'yo dahil anak mo ang kakumpetensya niya. Salamat na lang din at nagdesisyon ka ng palayain si Pamela. Buti na lang din. Yeah. Si Shinea Chan, sabi niya. Kung kay Pamela lang rin naman kasi Bea, lelempot-lempot din. Hindi ko alam. Sometimes kailangan natin ng pampalakasan loob sa atin na Hindi, ituloy natin, kaya natin ito. Pero siya parang, sabi nila, hindi rin, bahala na. Yung gano'n, naghiwalay na nga tayo. Parang, kamusta? Alam mo din talaga, no? Minsan talaga may, alam mo, dyan ko na-appreciate yung mga taong go-getter. Hindi, halika, mag-usap tayo, magkita na tayo, now na. Hindi they yung, know what they want. Basta,
Diba? Oh. And they gusto act on kaso, it. Kaso ayaw ni mama. At tapos ito din ko, eh, ganun din naman si Arlon eh. Alam ko magkakabalikan tayo, pero habang di pa, sa side chick mo na ako. Diba? Huh? Diyos me. Si si Shinea Chan. Shinea Chan, hi, hi. Parang ngayon na lang kita na-experience ulit Shinea Chan. Sabi niya, mm-hmm. So Arlon, we know that you're just a person and we humans are not perfect. Pero sa decision making, sorry pero hindi mo pinag-isipan maigi bago ka umaksyon. Hope na last decision mo na ngayon, maging firm ka na at panindigan mo. Yan ang chika-chika. Si Sergio Gonzalez, isang maikling mensahe mula sa kanya. Ayan. Dito mo talaga masasabi na may aral ka makukuha. Doon muna tayo sa part na laging, ha? Yan yung binasa ko. Oo. Yan yung binasa ko pagkakaba-haba ni Chika na Sergio. Click mo yung more. Pag-click mo na-i-send yung more. Hanggang pal yan. Oo, na-i-send ulit. Isang tangkal ang haba yan. Ayan, teka, si Chichi Rojo, for now, he should focus on being a good father. Hindi para makabawi sa mga wrong decisions niya in the past, but because it's the right thing to do. Mm-hmm. Yeah. O ito, isingit lang din natin, ano? Maganda tong punto ni Renny Boy Quejadas. Wow. Sabi niya, ito naman ang ethics sa pakikipagkwentuhan. Dapat sa may terrace o sa garden kayo. At syempre naman, Renny Boy, hindi naman lahat may terrace, may garden. Yung iba, simpleng bahay lang naman talaga. Ayan, wag naman sa room, di ba? At please, kung may kababata man kayo, na opposite sex, please inform nyo yung partner nyo o jowa nyo para alam niya at hindi na may misinterpret ang mga susunod na kabanata. Iniinis nyo ko. Yan. Si Renny Boy nga, jowa na niya, hindi pa niya masamahan sa kwarto. O tapos kayo ganyan. But really, eto no, sa inyo na rin manggaling para sa mga kalalakihan, lalo na kahit may kababata kayo, barkada, if it's a woman, you don't stay sa loob ng kwarto nila unless karelasyon kayo, unless you're the husband. Hindi ako Bea, kahit nga ako ay boyfriend, yung mga naging girlfriend ko noon, kahit na pinapayagan ako nung girlfriend ko pumasok kami sa kwarto, no. Because I respect this house, I respect your parents' house. Diba? This is their domain. Diba? Yung kwarto, sige, that may be your domain. Ayan, pero irerespeto ko sila dahil ayoko may masasabi. That's a true mark of a gentleman. Diba? Mm-hmm. Na wag naman mapagdudahan, mapag-isipan ng masama, kahit pa nga malinis ang... I mean, do you really have to explain? Eh, pwede mo namang hindi gawin in the first place. Diba? Pwede mo, andito tayo, meron dito sa sala nyo. Diba? Dito tayo, may mga upuan dito sa sala nyo, dito tayo sa sala nyo. Unless meron kang gustong gawin natin at asawa kita, sige, doon tayo sa kwarto. Mm-hmm. Diba? Or magbibihis ka, you go ahead, mag-isa ka sa kwarto. Diba? Kailangan lalo ba kita na yun. Tulungan? Diba? Kung may gagawin dyan, may papaayos kang gripo sa kwarto, really? Wag ako. Walang gripo sa kwarto mo. Nandito rin sa labas ang CR ninyo. Mukhang may ikaw ang mag-aayos ng gripo dyan pagka nagkataon. Kaya, I mean, sa mga kalalakihan, di ba, kahit pa-invite kayo, dito na lang tayo sa kwarto mag-usap, ganito, ganito. No, just say no. Di ba? O kaya, doon na lang tayo sa labas ng bahay ninyo. Unless barkada kayo. Yon, ako okay lang yun po. Yung barkada, like, alam mo yun, madami kayo. Ako okay lang. I don't know. Yung madami. Yung barkada. Siguro, kung madami kayo, kung malasogo yung pwedeng group project. May kasamang kasama yung nanay, o kaya kasama yung tatay, o kaya kasama yung kapatid. Ah, pwede. Pwede, madami. Pwede. Group, pwede yan. Okay lang yan. Pero yung solong kayong dalawa lang, wag ganda kasi sarado pa pinto. Nako. Mm-mm. Kahit pa nakabukas yung pinto, hindi maganda. Hindi maganda, okay? Mm-hmm. Wag naman. May nakikita ka pa ba, Popo? Sabi ni Ex Magellan, team building pwede rin. Paano nga, dadalawa lang kayo, team building ba yun? Baka family building. Yung ginagawa. Wag nga. Pero may gagawin o walang gagawin, may intensyon, walang intensyon. Diba, be a gentleman sa mga kalalakihan. Wag niyong gawin yan. Hindi tambayan yung kwarto ng mga girlfriend ninyo. Diba, Popoy,
Speaking of team building, family building na yan. Uy, ito pa pa shoutout muna si producer natin, si Makoy China. Oo nga. Uy, congratulations sa younger brother niya, Makoy, na si Michael Marcos at sa wife niya na si Janine. Meron silang newborn, si baby boy. Ang yaman ng pangalan po, eh. Daniel Wyatt. Oh, Daniel Wyatt Marcos. Wag ka! Nadagdagan na naman siya. Michael and Jane, dumatami na kayo. Yan yung mga Marcos na gusto ko talagang dumami, no? Oo. Oo. Nang Bulacan. Oo, oh, mga nasa Bulacan. Oo. Oh, maraming salamat naman. At healthy, bouncing baby boy. Ang ibinigay sa... Sabi ko nga, ang tindi na nga pangalan, no? Wyatt. Ayan, sabi ko, Daniel Wyatt Earp. Marcos. Pinagkwento na namin kanina. Sabi ko, sosyal. Kala, no? Parang maraming babasta rin babae. At marami rin naman mga kalupaan. Yun ang ano, maraming mamanahin. Ay, yan. Oo po, yan ang magmamana ng kalupaan ni na Makoy Chi na dyan sa Bulacan. Chi, ang tangin tagapagmana so far. Oo. Kaya pala Wyatt yung pangalan niya, no? Kasi meron nun sa Western, si Wyatt Earp. Oh, may story yan. Oh, sikat yan na tao. Baka kabayo na lang kulang nito pagkalaki. Doon sa mga lupain nila, nag-iikot-ikot, nakakabayo, astig. Yan. Daniel Wyatt Marcos. Welcome dito sa mundo natin. Good luck! Di mo pa kami maintindihan. Enjoy your crying. Salamat natin yung mga rin sa pagganap for today's video. Maraming salamat. Arlon, Che, charing, Dan Capuchon, si Pamela Jamie Rubio, si Aiko, ako po yun, si Mama kanina, si Jackie G, si Ren, si Jag Kamatyan, si Hannah, si Cindy Basena, si Nathan, si Makoy Puyan, at ang tumanggap po ng letter ni Arlon ay si Warlit, at nag-edit ay si Joko Loco. At syempre, bukas ka, kasama pa rin natin ang mga dramatista natin. Kaya ngayon pa lang, pati Kim Team, ano bang ating maririnig for tomorrow? Ngayong Biyernes sa Dear M.O.R. Pakalmahin ako? Parang hindi naman. Parang iba yung nangyari kanina kasi imbis na kampihan mo ako, naging apologetic ka pa dun sa lalaki. So lumalabas tuloy, ako lang yung iskandalosang gumagawa ng eksena. Ako tong nasa tama pero ako po tong mukhang may attitude problem. Hashtag Dear M.O.R. Killing Me Softly. Strumming my pain with his finger, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly. Diba parang yan yan, killing me softly. Ayan mga kapamilya, parang Gina G siya. Ate, galit na galit, pero dahil nga mainit ang panahon natin ngayon, bukas na natin kakalkalin. Ano nga ba ang... bakit siya Gina G? Yeah, hashtag Dear M.O.R. Killing Me Softly. Diba? Nakasama niyo nga po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ P. DJ Popoy. That's my Gwapopoy. And of course, gorgeous B. Bea Bells. At syempre, lagi po namin paalaala sa inyo, no, to stay safe, stay healthy. At kahit ano nga po mangyari, mga family, you stay in love and stay happy. See you tomorrow.